Ang taong tumatawag sa ay Lola Hajid at Lola Madonna ay makikilala na. Kahit nasa ospital pa rin si Rosel, ay nakuha pa rin ni Lola Hajid at Lola Madonna na hututan ng pera si Rosel. Liban pa ito sa 60,000 na binigay ni Rosel sa dalawang matanda. Ngayon ay nagpapatagdag na naman sila kay Rosel dahil mayroong misteryosong lalaki na tumatawag kay Lolo Hajid. At tinatakot sila na ibubunyag ang kanilang panloloko kay Rosel kung hindi sila magbibigay ng pera sa kanya kapalit ng kanyang pananahimik. Nagpapanik ngayon ang dalawang matanda kasi imbis na sila ang magkakapera ay bumaliktad ang sitwasyon at sila ang pineperahan ngayon. Tingin sa kanilang kaalaman, ang lalaking nangingikil sa kanila ay nakikita at nakakasama pala nila sa loob ng mansyon ni Rosel. Ang simula ng lahat ng ito ay noong marinig ng misteryosong lalaki ang usapan ng dalawang matanda kasi nakabukas ang kanilang pinto noong pinaplano nila. Naskamin o hututan ng pera si Rosel. Tumawag si Lolo Hajid kay Rosel habang kunyaring umiiyak si Lola Madonna. At narinig naman ni Rosel ang hagul-hugul nito sa telepono at nag-alala ito. Magpapadala ako kaagad ng pera sa inyo, wika ni Rosel sa dalawang matanda. Hindi alam ng dalawang matanda na oras na iyon ay bumisita kay Rosel ang lalaking nanguhutot ng pera sa kanila. Sino yung Rosel? Tanong ni Gary. Si Lolo Hajid at Lola Madonna, papadalan ko ng pera, sagot naman ni Rosel. Sumang-ayon din si Gary sa sabi ni Rosel na bibigyan ito ng pera kay Lolo Matanda at abot tinga ang ngiti ni Gary nung tumalikod ito kay Rosel. Kailan kaya mabubuking ni Rosel na inaabuso siya ng mga taong nakapaligid sa kanya? Abangan.